guys! Sa bali ngayon, isishare ko sa inyo kung ano yung diet na ginagawa ko, kung ano yung mga kinakain ko at hindi ko kinakain. So before, alam naman natin na meron akong health condition and kailangan ko mag-trim down. So dati, 182 pounds down to 164 pounds. Sa kilograms, hindi ko alam. Kayo nang bahala mag-convert. And then yon, before, wala akong pinipiling pagkain. Lahat, kinakain ko, kanin, ulam, baboy, gulay, prutas, lahat. Wala akong pinipili. Pero since meron nga akong, nagkaroon nga ako ng health condition at kinailangan ko mag-trim down, so totally tinanggal ko ang rice. Hindi na po ako kumakain ng rice, hindi na rin po ako kumakain ng meat. Sa meat, chicken yon, kumakain ako pero hindi dapat siya yung mamantika. Pero rice, no-no na siya sa akin. So, ang mga ipinalit ko sa rice, eto, andyan ang corn, mais. Sobrang fibugit ko ngayon ang corn. Maliban sa corn, banana. Yan, yaan yung dalawang pagkain na lagi kong hinahanap. Pero kapag wala akong makitang ganyan, eto ang kapalit. Substitute niya is oatmeal. So, yun guys, iba't ibang prutas, yan, kumakain ako. Basta except lang talaga ang rice, ang meat, tsaka sa sweets, kumakain pa rin ako ng pakonti-konti pero hindi na siya yung katulad dati na sobrang bonggang-bongga na akala mo wala nang bukas kung kumain. So yun lang guys, unang-una paano ko na-achieve yung 164 pounds from 182 pounds. Unang-una, ikinonsult ko po yan sa doktor kung okay lang ba na mag-shift ako ng diet ko from dito to dito. So, yun. Ikinonsult ko yan sa doktor ko and ibinigyan niya ako ng approval na sige, i-go mo yan. Wala namang problema. Pero make sure lang na hindi mag-iiba ang pakiramdam or hindi ka magkakasakit. So, yun. So, yun ang sabi niya sa akin. So, sinimulan ko siya. Hindi siya ganun kadali, guys. Hindi siya ganun kadali. As in, talagang mararanasan mo yung tinatawag nilang mahihilo ka, andyan yung tipong talagang magkikrave ka kapag nakakita ka ng pagkain na dati mong kinakain, talagang magkikrave ka. So, dapat talaga may disiplina. So, bukod doon sa diet, sa pagkain, guys, ano din ako, kasi before, nag-aerokaibo ako, and then, nung nag-start na ako mag-diet, nung medyo naka-adjust na yung katawan ko doon sa pagkain na kinakain ko. Yon, ibinalik ko yung aerokaibo every afternoon. 30 minutes lang naman siya, guys. Bali, hindi naman kinakailangan na mag-enroll sa gym, pumunta sa gym para lang makapag-exercise or something. Pwede yan sa bahay. Actually, yung aerokaibo na ginagawa ko, meron ako sa laptop na video ng aerokaibo. So, yun lang. Sinusundan ko lang siya. Pero, guys, then again, kailangan kondisyon yung katawan ninyo kapag gumawa kayo ng bagay kagaya ng pag-exercise, lalo na sa bahay gagawin. Kailangan kondisyon ang katawan, wala kang ibang nangangamdaman, and at the same time, kailangan gusto talaga ninyong gawin dahil hindi siya ganun kadali. So, before, 182 pounds, after 2 weeks lang guys, sa maniwala kayo't sa hindi, nag-down ako kaagad from 174 pounds. So, from 174 pounds, nag-down ako to 169 pounds. So, yun, kayo nang bahala mag-compute kung ilan yung binabawas. Weekly yan, guys, ha? Weekly yan. And then, from 169 pounds, nag-down ako from 164 pounds. So, yun. And then, nakita nga ng mga kasama ko, ang sabi nila sa akin, parang hindi daw masyadong maganda sa akin ang sobrang payat. So yon, so from 164 pounds, sabi ko kailangan mag-stop na doon yung pagbaba ng timbang ko. And then ang ginawa ko guys, na nag-add ako ng mga ibang pagkain kasi before as in limitado lang yung pagkain ko. Kung ano lang yung hinain ko sa sarili ko, yun lang. Kung ano lang yung sinukat ko, yun lang. So since sabi ko nga na
na kailangan hindi na ako bumaba from 164 pounds dahil sabi nga nila ang pangit-pangit daw, hindi daw bagay sa akin. Siguro dahil nasanay silang mataba ako. So ang ginawa ko, nagdagdag lang ako ng food na kinakain ko. Pero guys, no rice, no meat pa din ako up until now. No, hindi talaga. No na yan sa akin. Since naka-adjust naman na yung katawan ko, tanggap na ng sistema ko na walang kanin, walang meat, walang baboy, walang masyadong mamantika. So, bakit ko pa siya babalikan? So, tuloy-tuloy ko na. So, yun. So, ito actually guys, ngayon lunchtime, hindi ako nakalabas. So, ibig sabihin, wala akong pagkain na yung mga the usual kong kinakain. So, tingnan natin kung anong meron sa baba, kung ano yung meron doon. Yun lang yung kakainin ko. Yun. Samahan ninyo ako, guys. At ayun na nga, guys. Nandito na tayo sa baba. So, magla-lunch na tayo. Titingnan natin kung anong meron. So, ito actually, ito yung aking mug na ginagamit lagi na pag kumakain ako. Kung makikita nyo, malaki to pero hindi ko ito pinupuno, guys. Usually, hanggang dito lang. Kung iinuman ako ng kung ano, hanggang dyan lang yan. O kung ano man yung kakainin ko, hanggang dyan lang yan. So, yun, guys. So, ngayon, tingnan natin kung ano ang aking kakainin. So, ito, wala akong pagkain. Wala, oh. So, wala. So, titingnan natin kung anong meron doon. In 3, 2, 1. Yan. So, yun na guys. So, may laman na yung aking mug. Ito. Wala akong nakita guys kundi oatmeal. So, ito siya. Kagaya na sabi ko hanggang dito lang din siya. So, yan. Ito guys ang kakainin ko ngayon lunch. Sobrang okay na ito sa akin. Sabi ko nga sa inyo kanina, adjusted na yung katawan ko. Natanggap na ng sistema ko kung ano yung mga diet na ginagawa ko. So, yun. Kaya ito, sobrang okay na ito sa akin. And then guys, since instant ito, so lulutuin ko muna siya dyan. So, mayroon akong importanteng sasabihin sa inyo guys regarding sa pagda-diet. Ang pagda-diet, hindi po yan basta-basta ginagawa. Katulad na kung meron kayong mga health conditions, kailangan yan i-consult muna ninyo sa doctor ninyo kung ano ba yung tamang diet o kung ano ba yung mga tamang gawin para sa inyo. And then, ang pagda-diet guys, hindi yan para gutumin ang sarili natin. Ang pagda-diet, yan yung pagbabawas lang ng kinakain natin, pero hindi ibig sabihin nagugutumin ninyo yung sarili ninyo. Like for example, kumain ka ngayon ng ganito kaunti lang. So, pag sinabi mo nag-diet ka, ito na lang yung kakainin mo. No guys, kapag ginutom ka, kumain ka, pero make sure na yung kakainin mo is hindi bonggang-bongga na yung isang plato ay punong-puno. So ito guys, halimbawa ito guys, kakainin ko ngayong lunch. Kung halimbawa maya-maya gutumin ako, kakain ako, pero ang kakainin ko yung hindi naman yung sobrang pangmalakasan na sobrang pangmatakaw na tao yung kakainin. Yung sakto lang din, na mabubusog yung tiyan natin. So yun lang ang tatandaan natin kasi yan ang kadalasan na ginagawa ng iba. Ginugutom nila ang sarili nila dahil sinasabi nila nagda-diet sila. Maling-mali po yun. Kailangan kumain po tayo pag nakaramdam po tayo ng gutom. And then sabi ko nga kanina, bawas-bawas lang ng konti kapag nagda-diet. Yung sa akin parang medyo biglaan. Pero yun naman guys, yung sa akin, meron kasi akong guidance or meron akong approval, meron akong consultation sa doctor since regular nga ako nagpapa-check up. So yun, kaya wala naman naging problema doon sa change of diet ko. Kaya kung kayo guys, meron kayong health condition at gusto ninyong mag-diet, make sure na magkukonsult muna kayo doon sa doktor ninyo. And then kung wala naman kayong sakit at feeling ninyo medyo lumalaki kayo at gusto ninyong magpapayat or mag-diet, ang gagawin lang ninyo guys, huwag ninyong biglain yung katawan ninyo. Unti-untiin natin. Kung halimbawa kumakain kayo ng 2 cups of rice, pwede natin gawing 1 and a half rice. Kapag kinaya ng sistema, pwedeng bawasan into 1 cup rice. Kung kaya, pwedeng half rice. And then, iiwasan na ninyo ng yung kumain ng mga matataba, mamantika. Kumbaga, healthy foods lang yung kakainin ninyo. Yung hindi nakakataba na pagkain. Kasi kung ano yung, sabi nga nila, kung ano yung dahilan ng pagtaba mo,
yun din yung magiging dahilan para pumayat ka. Kung i-analyze din ninyo guys yung sarili ninyo, kung sa pagkain kayo tumaba, kasi useful ganun naman sa pagkain. Kung sa pagkain kayo tumaba dahil sobrang napadami ang pagkain ninyo, magbawas tayo. Pero yung pagbabawas ninyo guys, hindi yung from 10, biglang 1 na lang yung kakainin. No, mali po yun. Unti-unti lang guys, para yung sistema ninyo, unti-unti rin yung matanggap. Okay? Kasi, share ko lang yung diet ko, hindi para gayahin. Kumbaga, ipinakita ko lang kung ano yung kinakain ko. Kasi yung sa akin guys, yung transition niya is agad-agad. Pero yung sa akin, meron akong guidance ng doctor, kaya okay siya. Pero kayo ha, lilinawin ko lang, huwag ninyong gagawin yung ginawa ko na yung transition ko is agad-agad. Unti-unti lang, and then sa unti-unting yun, yung ibinabawas ninyo ng maling pagkain, palitan ninyo ng magandang pagkain. Kung dati kumakain ka ng napakaraming ulam na baboy, why not itry mo naman na hatiin siya, tapos magpalit ka ng iba, gulay, or di kaya prutas. So yun guys, ang pagda-diet, hindi ginugutom ang sarili. Ang pagda-diet, pwedeng kumain kapag ginugutom. Kailangan naman, ang tawag nito, magkasundo kayo ng sistema mo. Pag ginutom ka, kumain ka, yung sapat lang, hindi yung sobra. So yun guys, sana meron kayong natutunan, or kung meron pa kayong ibang tips, comment nyo lang below. At para sa mga nanonood na hindi pa nagsusubscribe, subscribe na po kayo. At kung gusto ninyong ma-notify, click nyo lang yung bell katabi ng subscribe. And then yun, at nga pala guys, meron pala akong isang announcement. Gusto ko lang magpasalamat doon sa mga nag-subscribe sa channel ko, dahil yesterday nakareceive ako ng email from YouTube na merong iba kasing features si YouTube na hindi basta-basta nagagamit ng pangkaraniwan na nag-YouTube lang. Parang meron silang yung step by step. So yung first step nila, na-achieve ko siya yesterday. So nag-email sila na pwede ko nang gamitin yung feature na ito. So sa susunod guys, itatry ko siyang gamitin, and then tingnan natin kung mag-work sa atin. So yun lang. Thank you, and sana nakatulong kung ano man yung mga pinagsasabi ko dito. And kung meron kayong questions, kung meron kayong mga concerns, pwede kayong mag-comment below and itatry natin na sagutin. Okay? So yun lang guys, since medyo luto na itong aking luto na talaga siya. So kakain muna ako. So yun guys, lunchtime na, kumain na din kayo. So bye-bye!